Hello guys, welcome uli sa ating channel. Ito na naman ang inyong kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan natin ngayon na dito sa videong ito ay ang tungkol sa column forms labor cost o yung magiging gastos natin sa labor ng forma natin ng poste, no? Okay, so bali ang magiging basihan natin uli dito yung Philippine Construction Workers Productivity Rate, no? So, yung productivity rate ng forma ng poste per square meter yan, 4.7 daw man-hour per square meter. So, average speed po yan ng carpenter natin. No? So, yung area po, bali column forms area natin, 20.8 square meter. So, etong area na ito, kinuha ko ito dun sa mga previous video ko nung computing ko yung materialis ng forma ng poste. So, sa mga hindi pa po nakakapanood ng video yon, pwede nyo pong puntahan na para matuto kayo sa pag-compute ng materialis naman, no? Ng forma ng poste. Yung total man-hour natin, mako-compute natin yan, imumultiply natin, no? Yung area sa productivity rate, no? So, 20.8 square meter times 4.7 man-hour per square meter. Square meter cancel ang matitira man-hour. Total man-hour natin, 97.76 man-hour. O sabihin na natin, bilogin na natin sa 98 man-hour. Ayan yan, no? Ngayon, na madali ng computing ngayon, yung gastos sa labor. So, punta tayo sa susunod. Ito na yon. So, yung gastos natin sa labor, yan na yung pag-assemble at saka yung pagkabit, no? So, bali ang skilled carpenter natin, may 8 oras yan sa isang araw. Yung helper may 8 oras din sa isang araw, silang dalawa, 16 na oras bawat araw. So, yung bilang ng araw, yan ang una nating kocomputin. Kung ilang araw nilang matatapos yung trabaho, no? So 98 man hour divided by 16 man hour bawat araw sa kanilang dalawa. Ang bilang ng araw 6.12 o sabihin nating 6 na araw. Kasi average po yung speed, kaya kakayanin na po sa 6 na araw 'yan, no? Average na speed, no? 6 days po yung duration ng activity natin, no? Ngayon, ang sahod ng carpenter natin 600 per day, no? 600 pesos bawat araw, ang helper may 400 pesos bawat araw, depende sa lugar, no? Pwedeng bumaba, tumaas 'yan. Silang dalawa 1,000 bawat araw, no? Ayun 'yan. Ngayon, kung 6 na araw silang magtatrabaho, ang labor cost natin, 1,000 per day times 6 days. Ang magiging labor cost natin, 6,000, no? 6,000 pesos. Ayan yan, no? So, ganun lang po kadaling computin yung forma ng poste, yung gastos, no? Okay, so kung nagustuhan nyo po itong videong ito, pakipindot lang po uli yung likes, subscribe, tsaka yung notification bell sa baba para ma-notify ko sa mga next video ko. Thank you very much po and God bless po sa inyong lahat.